Ngayon, eh, speaking of mga ano, anomalies dito sa kasalukuyang administrasyon, mga kaibigan, isa ho sa kinadismaya natin nung una pa lang, umpisa pa lang dito, yung mga in-appoint, ha? Sipin ninyo, sa sandali pa lang nakaupo, eh, nawala na tayo ng gana. Ha? Nagsimula ng mawala, mawalan tayo ng gana. Dahil po sa pagkakatalaga ng mga walang hiya sa gobyerno, ng mga korap, kilalang korap, ha? Mga walang gagawin, eh, yun nga nangyari, wala namang gagawin, kundi mag-corrupt na lang, di ba? O, isa ho dyan sa tinutukoy nating ikinadismaya natin dito po sa kasalukuyang administrasyon, eh, yung pong pagkakatalaga dito kay dating Philippine Coast Guard commandant, mga kaibigan, ano ba tawag doon sa Coast Guard? Commandant ba yun? O basta, Coast Guard Chief. Ha? Itong si dating Admiral o retired Admiral Ryubin Lista. Alam nyo itong si Lista, listo ito eh. Mga kaibigan eh. Kabisado natin ang pinagmulan ito eh. Ha? Nung araw ito, sa panahon pa lang ni Marcos, naikwento ko na ito nung araw sa programa natin eh. Alam ko kung paano nagsimula yan eh. Naging AD camp yan eh, nung dating Minister Hipolito sa DPWH. Nung panahon ni dating Pangulong Marcos. At tumibayan dyan sa DPWH. Merong isang babae dyan, napakalapit sa kanya. Si Janet. Ha? Si Janeta Joga, kung tawagin dyan, mga kaibigan, na ika nga eh, namunini ng husto sa mga kontrata ng Public Works and Highways and Robbery, ha? DPWH. Ngayon, bakalain ninyo, hindi ko na, kailan ko lang nabalitaan ito, ha? Gusto nating kumustahin yung kaso na inihain, ha? Laban dito kay Ryubin Lista. Asan ba ngayon si Ryubin Lista? Ito nga po ang isa sa ikinadismaya natin. Kalain ninyo, maitalaga ito bilang presidente ng Philippine National Oil Company. Government owned controlled corporation ito. Mga kaibigan, PNOC. Oh, ngayon, noong 2017, October, lumabas sa balita, mga kaibigan, na ano ito, nagalit si may-ari ng presidente ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang, ha, at saka ng Petron. Yan din ang presidente ng Petron, mga kaibigan. Nagalit dyan. Ha? At nagkaroon ng demandahan. Hindi natin alam kung ano na nangyari dito. Itong si Ramon Ang, ang sabi nun, maghahain ng corruption charges, ha? Laban po kay Ryubin Lista. Dahil sa kanyang unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman. Ayon dito kay Ramon Ang, mga kaibigan, magsasampa sila ng kaso sa Office of the Ombudsman. Hindi ko alam kung ito'y itinuloy ni Ramon Ang. Ang tanong ni Ramon Ang, saan ang galing ang pera niya? Ha? Nagpo-post siya sa kanyang Facebook, ha? Ng kanyang mga ari-arian. At isa na diyan, yung kanyang unit sa Esensa,
Alam nyo ba yung Isensa? Yan yung high-end na kondo dyan sa Taguig. Di ba? Sa Port, the Port, mga kaibigan. Oh. Oh, meron siyang mga unexplained wealth, sabi ni Ramon Ang. Oh. Eh, matandaan ko eh. Hindi ko lang alam kung sa akin narinig ni Ramon Ang yan eh. Nung nandun pa ako sa isang himpilan, siguro mga ano yun eh, anong taon yun? Matagal na yun. Mga 2007, 2008, between 2008, 2010, eh, diniskurso ko na ito eh, mga kaibigan eh. Naibunyag na natin yan eh. Kaya kung sino-sino, tinawagan itong si Ruben Lista eh. Eh kala, may pending ano pa sa akin to eh. Friend request sa FB. Ilang taon na eh. Hindi ko ina-accept eh. Mga kaibigan, eh kagabi, di ba, binati nga natin ng magandang Yuma Gayan. Oh, eto ho. Ha? There had been several unpleasant incidents with Lista. Ha? Eh pero walang ibinigay na detalye itong si Ramon Ang. It was Petron asked the Mandaluyong City Regional Trial Court. Ayun, humiling pala ang Petrona sa RTC ng Mandaluyong na maglabas ng temporary restraining order laban sa PNOC for allegedly breaching their lease agreements dahil sa ano, paglabag ng PNOC sa kasunduan ng pag-upa, ha, ng pagpapaupa, ha, dahil gusto niyang ipawalang bisa, ha, yung renewal clauses. Ito palang Petron ay umuupa, ha, sa property na pinauupahan ng Philippine National Oil Company, mga kaibigan. At pagkatapos, gustong, nung naupo itong si Lista, ha, sabi, eh, Lista is challenging us, sabi ni Ramon Ang. Now we are the ones who will file charges against him. Oh. At sa PNOC, he even facilitated to offer the property to the new oil players. Ayun. Eh, ibig sabihin, ano malus nga yun? Merong ano eh, merong kasunduan eh, tungkol sa renewal. Ha, di ba? Yung subject ng renewal, parang prangkisa ng ABS-CBN. Yun ang gustong gawin ni Lista nun. Ang hindi natin alam kung natuloy po ito. Ha? Ang sabi ho dito, malaking pera ho ito eh. Ito yung refinery. Di ba? Yung na may mga malalaking ano yan, malaking lote yan. Nakikita ninyo yung parang depo, hindi ba? Parang depo eh. Oh. The listed oil refiner has existing lease agreements with the PNOC for the properties where its $3 billion refinery in Bataan. Isipin ninyo, yung Petron eh, meron palang worth $3 billion refinery sa Bataan. 24 bolt plants and 67 gasoline stations are located. The contract will expire in August. Anong taon ito? Yung binanggit natin kanina. 2017. Madaling sabi, 2018 mag-i-expire sana yung lease contract, mga kaibigan, ng Petron. Eh pero meron sa ilalim ng kasunduan, eh pwedeng i-extend yan, di ba? Pwedeng i-renew. Ngayon, eh siguro may kausap na malaki ang, alam nyo na, malaki ang mababambo ni Ruben Lista, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo eh, atat na atat yan eh, kasi sipin nyo, na-appoint siya sa panahon ni Presidente Duterte. Ha? Sa panahon ni GMA, namunini ng husto yan. Oh,
Tapos nawala sa pwesto nung pumalit na si Pinoy. Ha? Nasibak na siya, mga kaibigan. Kaya ang ginawa niya ni pumasok doon sa opisina ni Bongbong Marcos yan eh. Ewan ko kung paano niya nalinlang si Bongbong Marcos, nabola niya, mga kaibigan. Oh, naging ano siya ron, kung ano naging papel niya ron. Ha? Sa panahon ni Pinoy, hindi siya nakaporma. Kaya doon siya naglungga kay Bongbong Marcos. At nung nanalo naman si Presidente Duterte, ito na italaga. Ilang taon? Anim na taon na nawala ng delay siya. Kaya nung makapasok po, ayun, pinagplanuhan yung property, mga kaibigan, na kanyang mailipat sa ibang oil company. Ha? Alam niyo na kung bakit, di ba? Obvious namang ililipat niya yun nang wala siyang mapapala, di ba? A provision for renegotiation. Ayun, may provision daw para sa renegotiation. Ha? Is stated in the contracts. Oh, nasa kontrata pala yun eh. Oh, para sa magkaroon ng renegotiation. Wherein case of failure to come to an agreement, kung sakaling mabigo na magkasundo, ha? Doon sa kasunduan, the same terms and conditions would apply. Kung hindi magkasundo, kung ano yung dati, ha, na term, eh yun din ang masusunod, yung dati. Kung hindi nila mapagkasunduan, halimbawa gusto niya mag-increase ng bayad sa upa, aba eh, ayaw pumayag nito, ang masusunod, yun din dati. However, sabi, the PNOC said, these conditions are disadvantageous to the government. Oh, Petron, sabi raw ng PNOC, ano yan, malulugi ang gobyerno dyan. Oh, PNOC, pero ang pinuno, si Lista. Petron then offered to negotiate the agreements with the PNOC as early as 2016. Oh, 2016 pa pala, nag-offer na ng na makipag-negotiate sa ng kasunduan ng PNOC. But the company said it had to seek legal intervention when Lista announced early this year, 2017 itong tinutukoy, that the PNOC would end the lease agreements. Ayun, mga kaibigan. Ang sabi daw ng PNOC, kailangan ng legal intervention. Ha? Oh, pagkatapos na i-announce, ha? Ipagwagwaga ni Lista, noong 2017 na ang PNOC ay tatapusin na iyong kasunduan sa pag-upa ng Petron. Oh, ang sabi ho ng Petron, if PNOC will continue to disregard its reciprocal obligations on the conveyance of our land, then they should return the properties to us. Oh, Petron has invested billions of dollars on these properties, sabi ng Petron. Mga kaibigan, ang gusto ng PNOC raw, i-disregard yung kanilang investment na yun. Yung puhunan, di ba? Yung ginasta dyan. For its part, the government formed a negotiating team to come up with a win-win solution. Ang sabi ni Ramon Ang, it's already too late. Huli na lahat para sa negosasyon. It has been a year already. What else is there to change with a negotiating team? Let the court decide. So, kumusta na Ruben Lista?
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Malakas daw sila sa overseas Pilipinos. Ngayon mo itanong yan kung malakas pa kayo. Alam nyo, itong administration na to, wala na hong, ang credibility ninyo, wala na ho. Ha? Kahit magbayad pa kayo ng survey, wala nang naniniwala. Ine-expect nyo maniwala ang mga taga-ibang bansa sa inyo na nainaraan sa ibang bansa? Wala na. Ine-expect nyo yung mga OFW na ikinulong nyo rito, pinabayaan yung mga matay sa ibang bansa, magutom hanggang ngayon, nagugutom. Papalakpakan pa kayo niyan? Yung ba ina, ang paniwala ninyo? Ha? Nung makarating dito, ikinwarantin nyo ng 2 buwan. Ine-expect, walang paglamon. Ha? Naghintay sa airport, di ba? Ang OWA, wala. Sabi, para kaming basuraan niya rito. VIP treatment daw ang ginawa, sabi ni Roque. Sipin mo, VIP treatment. Nakakahiya. Pinipilit nila na igiit yung kasinungalingan. Ito lang ngayon, yung panggabi ni Presidente Duterte yung programa. Nagpo-programa ating gabi. Ha? Para pasiyahan yung quarantine. Ha? Tapos pini-edit na ngayon eh. Marami nang edited. Eh hindi na news yan. Mga propaganda na yan. Propaganda war ang ginagawa. Dito sa, tama sinasabi ni Chief Escudero, hindi ito propaganda war. Ha? Pandemic ito eh. Ba't dinadaan nyo sa panloloko? Sabi nga ni Chief Escudero, ikaw Duke, kung gusto mong lokohin yung sarili mo, huwag mo kami idamay. Diba? Yun ang ibig sabihin. Eh, sinabi ko na dati yan eh. Lolokohin nyo sarili nyo, gusto nyo, idamay pa kami. Ha? At saka, kinukumbinsi nila yung sarili nila talaga sa kasinungalingan, mga kaibigan. Kasi nga, ginamit na yan ng panahon ni Hitler eh. Ang kasinungalingan daw, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagiging totoo. Nagmumukhang totoo. Hindi nagiging totoo yun. Nagmumukhang totoo. Oh, hindi ho ba mga kaibigan? Inuna mo rito eh. Eh ano ito? War on oligarchy ito eh. Tinaon mo sa pandemic eh. Yun ba? Tama ba yan? Oh, isipin ninyo. Ito ah, merong isang tao nakulong ng matagal. Matagal, inapis siya dahil sa politika. Ginipit, tumanda sa bilangguan. Nung makalabas siya, naging presidente siya. Ha? Ngayon, nung maging presidente siya, isang araw, isinama niya yung mga security niya. Halikaan niya, mamasyal tayo sa downtown at kumain tayo ron. Kumain sila sa restaurant. Ngayon, nung umorder na sila, dumating na ang pagkain nila, meron siyang nakita sa harap niya na lamesa, isang lalaki. Wala, naghihintay ng pagkain. Inutusan niya yung security niya. Tawagin mo yun. At sabihin mo, sumama na kumain dito sa atin. Sumunod naman yung tao, tamang-tama, dumating na yung pagkain, dinala nung tao yung pagkain niya, tumabi ron sa presidente. Pero, habang kumakain yung tao, nakita nila nanginginig yung kamay. Hanggang sa matapos. At nung makakain na, umalis na yung tao. Malis na. Ang sabi ng security niya, doon sa presidente, kawawa naman yung tao, mukhang may sakit. Sipin mo, magmula umpisa, nanginginig yung kamay. Hanggang sa matapos.
Sabi nung presidente, walang sakit yun. Nanginginig yung kasi natakot siya. Ah, kasi nung ako nakakulong, ah, pagkatapos akong pahirapan, kalimitan, sumisigaw ako ng humingi ako ng tubig. At yun, yung taong yun, ah, imbes na tubig, iniihian ako sa malimit na pagkakataon. Siya yun. Habang pagkatapos akong bugbugi, pahirapan, ano sabi niyan? Alam niyo kung sino yung taong yan? Si Nelson Mandela, South Africa. Ganong kabuting tao yan. Alam niyo kung anong sabi, bakit hindi mo... Natakot siya kasi presidente na ako eh. Baka gawin ko sa kanya yung ginawa ko sa kanya. Ginawa nila sa akin. Pero sabi ni Nelson Mandela, the mentality of retaliation destroys state. Ang mentalidad niya ng pag-iiganti ay sumisira sa estado. While, sabi niya, the mentality of tolerance builds nation. Si Nelson Mandela po yun, mga kaibigan. Anya yung mentalidad, ha, ng paglimot, pagpaparaya, di ba? Tolerance, o pagpapaubaya. Yan anya eh, nagbabangon, ha? O nagtatatag ng isang bansa. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, sipin ninyo, hindi niya naisip yung magiganti. Kinalimutan niya, sipin mo, tuwing bubugbugin siya, oh, to-torturein, hingi siya ng tubig, iihian siya noon yung pinakain niya na tao. Mga kaibigan, siyempre, nagulat yung kanyang mga security, di ba? Oh, ba't di mo pinakulong? Eh nga, kaya siya natatakot eh, di ba? Kaya siya nanginig. Akala niya gagawin ko yung ginawa nila sa akin. Pero hindi, sabi niya. Yan eh, Dito hindi. Sipin mo, maliliit na problema ginagawang malaki. Hindi natin malaman kung ano talaga dahilan. Binubuisit tayong lahat. Inihahanda tayo na tayo eh, wala na. Yung inutil na kayong lahat. Ah, wala na kayong kakayahan lahat na magreklamo. Ano pa irereklamo nyo pagka na-turn over na namin kayo sa Inchik? Yan yun eh, mga kaibigan. Yung ginagawa sa China, mga pinatutupad doon, unti-unti na nilang pinatutupad dito sa Pilipinas. Yan ang ginagawa sa atin. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Gusto kong batiin si retired Bureau of Customs Collector Tess Roque. Ha? Tessie Roque. Retired na uya, matagal na. Natatandaan ko yan, hindi niya siguro kung matandaan na nung araw, nung 80s. Panahon na ni Cory yun eh. Nung ako nagko-cover dyan sa airport. Ha? Hindi pa siya collector noon. Baka mga examiner lang siya noon. Oh, pero nag-retire na way. Alam nyo, nabalitaan ko yan. Nung mag-retiro yan, iyan lang ang walang kaso eh. Na nabalitaan ko sa custom. Karaniwan, pag nag-retire, may nagkakaso sa custom. Bihira, hindi nagkakakaso dyan. Ito, hindi nagkakaso. Si, retired collector Tessie Roque. Oh, malinis ang pangalan niya. Nag-retiro siya. At, hindi umaman, mga kaibigan.
Bihira ho yun, di ba? Sipin mo, Bureau of Customs. Pagka humanap ka ng hindi umaman sa Bureau of Customs, para kang humanap ng karayom sa talahiban. Di ba? O kaya para kang humanap ng virgin sa sauna bat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alex Darang ng Roma, Italia. Oh, Alex, pagkakain ka, hanapin mo yung ano, Tali Enciago dyan sa Roma, Italy, ha? Filipino Foods. Diyan ka nakakain. Si Catherine R. Uy, Nixon ng Torres, Greg Veluz Jr., Gerardo Borbon, Marisa Martinez, Marlon Pexon ng Chicago, Jonah Javierto, long time no hear, Senyor Tuts Almasan, ang pinaka o ang ating pong idol, ha, na vokalista ng Family Birth Control. Original yan, magkakasama noon eh sila Nonoy Suniga, Tuts Almasan, si Mama Gigi, o yan, si Riley Centeno, Rico Bautista, Green Guevara, Mary Jane Sabado, si Oldies But Goodies, musician din po, Celso Paglingayen Aguilar, Ricardo Makapagal, si Romualdo Pascual ng Las Vegas, at ang kanya may bahay si Luz Morales Pascual. Si Kamaita, katropa natin, Kamaita Basilio ng United Kingdom. Si El Mika ng Las Piñas, ha? Si Ferdi del Rosario, Junex Doronio, veteran newsman, no? Junex Doronio, Sela Nalatnu, o Untalan, ha? Si Gerardo Retirva, Junior Dal, anong pangalan? Si Roxanne Rankin ng Florida, binabati natin. Happy birthday ulit, ha? Kay Mirna Guillermo ng Chicago. Gloria Yi, si Mel Pascual, ba't wala na po kayo sa dating istasyon? Kaya nga ako nandito, wala na nga ako ron eh. Natanong niyo pa yun, ano? Si Johnny Larry Goki Vicente, si Ray Bayona, pamangkin ni Tito Dolphy yan, ha? Kaibigan natin yan, si Ray Bayona. Si Ferdinand Mercado ng Alfonso Cavite, Rolly Hernandez ng Maynila, si Longo Vivas, Michael Jeronimo Lim II, Concepcion Ison Chulbo, tsaka si Ledge Chulbo, binabati natin, Bon Bonales ng California, RJ Rivera, Ramon Santos Arciga, Edwin Lapid, ng Valenzuela, si Ami Yano, Virgil Macabasco Payumo, Porter Ranch, California, si Mr. Payumo, si Hernando Noblesada, si Ramon Pallera ng Las Vegas, Wilson Barairo Caringal from Rome, Italy. O, kakain kayo sa Tali Enciago, ha? Diyan sa Roma, Italy. Edna Ferreras Vargas ng Hong Kong. Boards Ian ng Cebu. O, huwag na kayo magpapaniwala yung si Kutong Busog. Si Utorni. Utorni Chupaxio. Mga kaibigan. Si Bir Perido. Watching from London, United Kingdom. Gustong mapuesto niyan, no? Si Archie Dawinan
ng Philippine-American Society of Central Ohio, si Abdon De Villa ng South Korea, si Hart Hart, si Jeff Castillo ng Canada, Cristo Piero Cruzem ng Taguig, Venedi Tunggol. Baka na may boto nyo pa si Cayetano, ha? Susunod na eleksyon. Madala na kayo. Oh, si Gloria Latorre. Sino pa ba? Ang dami pa nito pala. Vilma de la Cruz, Promontinlupa City. Aquino Lorenzo, Jennifer Obar Sangoyo. Sino pa? Marlin Balete Ortesa. Si Tenten nga pala, si Baby Tenten, ano, binabati ko. Kumusta na si nakalimutan ko, hindi ko na salunis na ulit, ha? Kumusta sa inyong buong pamilya, ha? Ni mga mami, daddy, mga lolo, lola ni Tenten, baby yan, ha? Baka akala ninyo, kabisado niya ng happy birthday natin. Ha? Paborito niya yun eh. Ang cute pa naman ng batang yun. Si Junior Dal, nabanggit ko na ba, ng California. Boji Magkasi. Oh. Si Eduardo Garcia Ochoa. Bago po tayo magpaalam, mga kaibigan, huwag po ninyo sanang makalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Lapid Fire ni Percy Lapid. Magandang yumaga, Mr. President!